po ay pag-uusapan natin ang tips para makapasa sa employer's interview sa bansang Japan. Ito po ay base sa experience ko sa employer's interview. Unang-una po ay dapat presentable ka, dapat clean cut, yung malinis yung gupit, at sa mga babae po dapat naka-ponytail para po mukhang presentable tayo sa interview. Pangalawa po ay bawal ang accessories, bawal ang hikaw, necklace, bracelet. Pwede na lamang po sa mga may asawa na alam nilang marriage. Okay lang po yung may singsing, yung marriage. Sa damit po, dapat ay yung may collar, may kwelyo. Kahit anong kulay po ng damit, basta may kwelyo. Tsaka po yung pantalon ay dapat hindi po siya ripped jeans. Tsaka sa pantalon po dapat hindi ripped jeans. Yung plain lang po na simpleng pantalon lang para magmukhang presentable pa rin tayo sa interview. Una po, pagpasok sa room ng employer's interview, dapat po ay pagkaupo nyo po ay dapat straight body, yung ganyan. Hindi po nakasandal sa upuan, tapos yung kamay ay nasa legs po. Ganyan po. At saka po dapat wag lingon ng lingon, naka-straight body lang po. Saglit lang naman po yan, tiis-tiis lang. Nakakangawit talaga siya, pero kailangan po yun talaga para makita nilang focus talaga kayo sa interview. At saka ayaw nila talaga yung malikot, yung lingon ng lingon, galaw ng galaw. At saka yung maayos na upo dapat. Yun po yung tips nung handler namin bago kami sumalang sa employer's interview. Una po ay magpakilala muna kayo, self-introduction. Okay lang naman po na Tagalog or Taglish ang self-introduction nyo kasi may translator naman po. Pero mas maganda po na nakanihunggo na siya para maintindihan na po agad ng employer yung self-introduction nyo. Hindi na siya kailangan i-translate. Maiksi lamang po at yung self-introduction. Andun lang po yung pangalan, nickname, age, kung saan ka nakatira, at saka yung hobby mo. Then sa bandang huli is magbaw ka po. Yun. Konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Fajardo Glenn des. 30 isai des. Kikon shite imasu. Philippine no Tarlac kara kimashita. Shumi wa anime o miru koto desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Pangalawang tanong po sa akin noon ay bakit mo gustong magtrabaho sa bansang Japan? So ang sinagot ko po noon ay gusto kong magtrabaho sa bansang Japan para ma-experience ko yung Japan technology. Kasi po sa bansang Japan ay advanced po talagang teknolohiya nila. Kaya gusto kong magtrabaho sa Japan para ma-experience ko yung teknolohiya ng Japan. Yun po yung sinagot ko. Maiksi lamang at saka direct to the point po yung sagot ko. Mas gusto kasi nila yung maiksi lang at saka may punto talaga yung sagot mo. Hindi yung sobrang haba na parang nagkukwento ka na. Parang ang dating sa hapon nun, parang ang haba-haba ng sagot niya tapos wala namang punto. Kaya parang minus points po yun sa kanila. Okay lang po yung maiksi tapos yung point nung sinasabi mo, yung sagot mo, ay may parating mo sa kanila ng maayos. Pangatlong tanong po sa akin ay magkano raw po yung may ipon, ay magkano raw po yung gusto kong may uwi
pagkatapos ng kontrata ko sa bansang Japan. Ang sinabi ko po ay kung kakayanin ay gusto kong makapag-uwi ng 500,000 or mahigit pa. Yun lamang po. Kasi po pag sinabi mong 3 million, 5 million, parang napaka-imposible naman po yun. Tsaka parang magtataka, mag-expect sila na isipin nila na in-expect nung taong ito na napakalaki ng sasahurin niya doon. Kaya magsabi lang po tayo ng posible na sagot. Yun po. Tsaka may mga follow-up question pa po yan. Mga, alimbawa, mga weakness or strength. Tatanungin rin po nila yan. Iba-iba po kasi yung tanong ng employer's interview. Purpose mo sa Japan? Kung bakit gusto mong magtrabaho doon? Yan. Iba-iba po yung tanong ng employer's interview talaga. Ito ay base lang po sa experience ko. Hindi po ito nangangahulugan na ma-select ko ng employer's interview ng 100%. Kasi po iba-iba yung tanong talaga nila. Pero yung tip, yung sinasabi ko po sa inyo ay yung direct to the point na sinasabi ko na maiksi lamang yung sagot. Napaka-effective po nun. Marami sa mga kasamahan ko po yung gumawa ng ganun. Kasi po yung mga kasamahan ko ay pangalawa, pangatlo, pang-apat na interview na nila. Kaya nakakapag-share din sila sa akin ng experience nung una nilang interview na hindi na dapat na sabihin pa para yung sagot mo ay may ipunto mo talaga. Kasi yung iba ay parang nagkikwento na talaga, parang ang haba-haba, ganto-ganto. Tsaka po yung purpose nyo po para sa pagpunta ng Japan. Huwag nyo pong isasagot yung ang purpose ko po ay makapag-ipon ng pera at matulungan ko yung aking pamilya. Ayaw po kasi ng mga Hapon na yung purpose mo ay makapag-ipon ng pera para lang matulungan mo yung pamilya mo. Wow. Pagka sumasagot po pala, huwag niyong kalimutang mag-smile. Napaka-effective po nun. Smile lang palagi. Saglit lang naman po yun. Iisin nyo na lang. Tsaka yung huwag kayong galaw ng galaw. Maka-straight body lang talaga. Ganyan. Smile na hindi pilit para hindi halatang ano. Parang kinikwento mo lang ba yung sinasabi mo sa kaibigan mo? Ganun. Tsaka guys, huwag kayong kabahan. Kasi pag naunahan kayo ng kaba, mauutal-utal kayo niyan talaga. Ang gusto pa naman ng Hapon ay diretso yung salita at saka loud voice. Malakas yung boses at saka hindi pa utal-utal. Yun po talaga yung binigay na tip sa amin ng mga naunang nag-interview. At saka na rin po yung mga handler namin na ano, nag-aasikaso sa amin. Ganun po talaga yung ano, gusto ng Hapon, yung genki ka talaga. Masigla. Para isipin nila, ay, lakas ng bukas nito, masiglang masigla. Yun po yung base sa experience ko. Sa mga nagbabalak po na sumalang o magpasalang sa employer's interview, good luck po sa inyo. Sana po ay nakatulong yung video na to. Kung umabot ka sa video na to, palike naman and